Hello guys, mabuhay kayo. This is me, Mommy Wendy, and welcome back sa isa na namang video na pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagbubuntis pa rin at ito ay base sa aking personal na karanasan. Mapapansin nyo, doon sa mga lagi nanonood ng video ko, long hair ako or nakaipit ngayon ay short hair na tayo mga momshies kasi hindi na carry ang pagiging long hair, lalo na kapag may dalawa kang anak at maraming linisin at may ekstrang trabaho. So, ayun, kailangan na siyang pagupitan. So, anyway, momshies, congrats! Congratulations! Alam ko kung bakit ka nandito kasi alam kong buntis ka. So, sana makatulong sa'yo itong konting tips na sasabihin ko at yung mga naging karanasan ko sa aking journey ng pagbubuntis. Kiklaim ko lang, itong lahat ng ito na isisiwalat ko ay base po lahat sa aking karanasan. Dahil meron akong dalawang anak, isang baby boy and baby girl na 4 na taon, si Matias, at 1 taon na si Agatha. So, unang-una, syempre, nung nalaman kong positive, pregnancy, at confirm na talaga, sinabi ko sa asawa ko, kauna-unahan, and thank you Lord for the blessing. And, pangalawa sa aming family and close friends. Tapos, kami sa doktor, sa OB, para sila ang mangangalaga sa'yo. Ano ba tamang words doon? Yun ang una-una mong gagawin bukod sa... Ang una-una mong gagawin bukod sa sinabi mo sa pamilya mo, sa asawa mo, at sa mga close friend mo, ay pumunta ka ng doktor, OB, gynae. Kasi sila yung tutulong sa'yo. Sila yung magiging best friend mo throughout the journey, yung journey ng pagbubuntis mo. Unang-una, tatanungin ka nila kung kailan yung last menstruation mo para malaman nila kung ilang weeks ka na or ilang buwan ka na, or ilang buwan na yung pinagdadala mo. Tapos, dun ka nila bibigyan ng mga tips and kung ano yung mga dapat mong gawin, bibigyan ka nila ng folic acid para maprotektahan si baby. So, ano ba yung folic acid? According to Dr. Liza or Lisa, ang folic acid ay, sinerge ko lang din siya actually nung nagbubuntis ako, hinanap ko kung ano ba yon, kung tama bang uminom ako noon. So guys, sobra nakakatulong yon. So don't forget, yung parang vitamins nyo dalawa ni baby, ang folic acid ay makakatulong para sa nerves ko. Para hindi magkasakit sa utak si baby or para hindi siya magkaroon ng depekto. Tama ba yon? Ayun. Din yung ina-advise ko din. So, bago ka mag-take ng folic acid, syempre, consult your doctor first kung ano yung marami kasing iba't ibang folic acid. So, Agatha! Is after mong pumunta sa OB-GYN at kung sinabi niya na medyo masela ng iyong pagbubuntis, kailangan mo i-report sa laboro o sa iyong pinagtatrabahuhan na kailangan mo nang mag-stop, kailangan mo mag-anticipate sa maternity leave, ganto-ganyan, para maalagaan mo din yung sarili mo. So, after kong pumunta sa doctor, ang ginawa ko ay nag-download ako ng application for pregnancy app at ito siya. Ta-da! Makakatulong to para sa'yo. Nakalagay doon yung mga tamang pagkain, tamang ehersisyo, mga dapat mong gawin habang ikaw ay nagbubuntis. So, kailangan mong maging, hindi naman sa kailangan, kailangan pala. Kailangan mong maging healthy, mga momshies, lalo na kumain ka ng maraming gulay, I mean, more on gulay kesa sa mga karne, gato-ganyan. Sa mga karne or sa mga, siguro sa mga nakagawian mong kainin na hindi masyadong maganda sa kalusugan. Lalo na yung mga hilaw, mga sushi, yung mga raw meat, medyo iwasan mo yun, lalo na sa first trimester kasi delikado. Baka magkaroon ng mikrobyo. Pag nalaman mong buntis ka, syempre, kailangan mong alagaan ang sarili mo, tamang pagkain. At huwag mong kalilimutan na lagi ka uminom lagi ng tubig. Ayun yung lagi kong ginawa na sobrang nakatulong kasi sa akin. And laging think positive lang mga momshies. Hindi naman porket buntis ka, aligaga ka na, yung parang ang dami mong iniisip. Parang relax ka lang. Para hindi ka maguluhan. No? Para hindi ka maguluhan, minsan lumabas ka kasama yung mga kaibigan na
may mga karanasan na din sa pagbubuntis kasi sila yung mas makakatulong sa'yo sa mga katanungan mo tungkol sa pagbubuntis, kung ano-ano yung mga naging karanasan nila. Kasi hindi lahat ng pagbubuntis ay pare-pareho. Merong nanganganak na mabilis, may nanganganak at nag-labor na sobrang tagal, inaabot ng 48 hours. At meron naman nanganganak na talagang ilang seconds lang ay andyan na si baby. So, ayun lang. Ayun mga sinabi ko. Ayun lang yung mga ginawa ko na nakatulong naman sa akin at napadali sa aking panganganak. And then yung stay active. Hindi laging pahiga-higa or pero na lang ko talagang sobrang masenan yung pagbubuntis mo. Pero yung minsan kasi darating yung time na sa pagbubuntis sa medyo tinatamad kang kumilos, gato, ganyan. Hindi magandang, hindi siya medyo maganda kasi ikaw din may hirapan. Stay active in a way na medyo maglakad-lakad ka kapag dating ng third trimester mo. Tapos meron akong ginawa na parang routine na sa akin nung nagbubuntis ako yung bola. Malaki. Hindi ko alam kung anong tawag, parang yoga ball. Nagagawa ko na every 5 minutes. Tuwing umaga, 5 minutes. Tapos tuwing hapon, 5 minutes. Ganun yung ginagawa ko. Kasi itinuro sa akin yun nung nasa hospital ako, nung nanganganak na ako dun sa panganay ko. Tapos doon sa pangalawa ko, medyo napadali na yung pag-anak ko kasi sobrang active ko nun. Nag-work pa ako nun nasa photographer dito sa lugar namin sa Italy. Hanggang 30 weeks nag-work pa ako. Hindi pala. 32 weeks yata. Basta 1 week na lang manganganak na ako. Nag-work pa rin ako as in lakad-lakad-lakad yon, shot ganun. And hindi naman ako nahihirapan, hindi rin naman tumitigas yung tiyan ko. Kaya so, go lang ako. And nakatulong yon para sa panganganak ko at sa pag-iri ko. Go sa tiyan, more. Okay. Okay. So, ayun guys. Another tip ko yun nga, maging active ka. And then, surround yourself with the positive people. Kasi medyo nagiging ano tayo, emotional tayo kapag buntis. Kung ano nang naiisip natin. So, lagi lang natin isipin na positibo lang lagi lahat, na magiging okay ang pagbubuntis mo. At laging magdasal. Ayun lang guys. And sana nakatulong po. Ayun guys, thank you. And please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. And maraming salamat po.